Hi! What's up kaibigan? Ito ang Mahiwagang TV na maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento, mga misteryo, hiwaga at mga kakatuwang pangyayari. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang batang nahatulan ng Silya Electrica sa Amerika. Si George Stinney Jr. ang pinakabatang nahatulan ng Silya Electrica noong ika-20 siglo sa Estados Unidos. Siya ay 14 taong gulang lamang nang siya ay hinatulan sa isang electric chair sa panahon ng kanyang paglilitis. Kahit sa araw ng kanyang pagbitay, palagi siyang may dalang Biblia sa kanyang mga kamay na sinasabing inosente siya. Siya ay inakusahan ng pagkitil sa dalawang batang puting babae. Pero bago tayo magpatuloy, bago ka pa lang sa aking channel, baka pwedeng pakipindot ng subscribe button at bell at palike na rin ang video. 11 years old na si Bete at Mary, 7 years old. Ang mga labi ay natagpuan malapit sa bahay kung saan nakatira ang binatilyo kasama ang kanyang mga magulang. Noong panahong iyon, lahat ng miyembro ng kurado ay puti. Ang paglilitis ay tumagal lamang ng 2 oras at ang sentensya ay idinikta makalipas ang 10 minuto. Ang mga magulang ni George ay pinagbantaan at pinigilan na dumalo sa silid ng hukuman at pagkatapos ay pinalayas mula sa lungsod na iyon. Bago ang pagbitay, gumugol si George ng 81 days sa bilangguan nang hindi nakikita ang kanyang mga magulang. Siya ay nakakulong na nag-iisa at 80 miles ang layo mula sa kanyang lungsod. Nakuryente siya ng 5,380 volts sa ulo. Isipin mo na lamang ang boltahe sa ulo ng isang teenager. Pagkalipas ng 70 years, sa wakas ay napatunayan ng isang hukom sa South Carolina ang kanyang pagiging inosente. Dahil sa pagiging itim, may nagtakda nito para sisihin siya at idiin. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.